cuento. Karanasan. May mga pangyayari sa ating buhay na minsan ay hindi natin maipaliwanag. Magandang gabi, Sir Joko. Tawagin mo na lang akong Janet. Mahigit 2 taon na akong kasambahay sa isang mayamang pamilya sa Makati. Si Ma'am Lisa at si Sir Louie, kasama ang may karamdaman nilang anak na si Luna. Si Luna ay 7 taong gulang pa lamang, Sir Joko. Subalit meron itong malubhang sakit. Meron siyang bone cancer na sobrang awang-awa ako kapag inaatake siya ng sobrang sakit na hindi ko maipaliwanag. Tuwing gabi bago ito matulog, ay binabasahan ko muna ito ng istoryang pangbata at maya-maya ay nakakatulog na ito. Sir Joko, sa umaga naman ay nagpapaaraw kami sa labas ng bahay gamit-gamit ang kanyang wheelchair. Masaya kaming dalawa na nagpapabalik-balik sa labas ng kanilang bakuran. Pagsapit ng 8:00 ay pumapasok na kami sa loob ng bahay. Ang sabi ng mga magulang ni Luna ay palala ng palala na daw ang sakit nito na halos maubos na ang ipon nilang mag-asawa. Pero hindi ito dahilan para sumuko dahil mas iniigihan pa nila ang pagkayod o pagtatrabaho para sa kanilang anak na may karamdaman. Sir Joko, sa kabila ng malalang karamdaman ni Luna, ay nananatili pa rin itong masigla at masayahin pa rin. Ayaw kasi ni Luna na kinakaawaan siya. Kaya naman, kahit halos mangiyak-ngiyak na ako, ay pinipigilan ko pa rin tuwing nagkakausap kami dahil ang tanging pangarap niya lamang daw ay makasama ng matagal ang kanyang mami at daddy. At kapag nakikita ko sa kanyang muka na nakakaramdam ng sakit at napapapikit pa ito, ay talagang tinatatagan ko ang dibdib ko dahil ayokong makita niya na naaawa ako sa kanya. Mag-aalauna ng madaling araw noon nang kumatok at ginising ako ni Luna para magpakuha ng tubig dahil nauuhaw daw siya. Dali-dali akong tumayo sa aking pagkakahiga at dumiretso ako sa kusina para kumuha ng tubig. Ganon kasi lagi si Luna, Sir Joko. Pag nagigising ng madaling araw ay kinakatok ako sa kwarto ko at madalas ay doon na rin ito natutulog. Kung kaya sa umaga, ay diretso na kami sa labas para magpa-araw. Pagbalik ko, pagkuha ko ng tubig, ay agad ko itong inabot sa kanya. Oh, heto ang tubig. Okay ka lang ba, Luna? May masakit ba sa'yo? Wala naman po, Yaya. Pwede mo pa po akong basahan ng story? Aba, oo naman. Halika dito sa higaan ko. Dito ka muna humiga at pag nakatulog ka, pupuhatin na lang kita sa kwarto mo, ha? Sige po, Yaya. Umupo ako sa kama at pinatong ko ang isang unan, saka ako pinahiga si Luna at binasahan ng kanyang paboritong story. Musik.
Natapos na ang pagbabasa ko ng kwento, subalit gising pa din si Luna at sinabi niya sa akin na, "Yaya, gustong-gusto ko po pag nare-read ka ng story." "Talaga?" "Opo, mamimiss ko po ito, Yaya." "Bakit naman? Gabi-gabi naman kitang binabasahan ng story, ha?" "Opo, sobra po akong happy, Yaya. Thank you po, ha." "Wala yun. Mahal na mahal ka ni Yaya. Sleep ka na para maaga tayong magpa-araw bukas, ha." Yumakap ito sa akin ng mahigpit at maya-maya ay nakatulog na ito. Alas 5:30 na ng umaga noon nang magising ako ng alarm ko sa cellphone. At pagbangon ko ay agad kong hinanap si Luna dahil wala ito sa aking tabi. At kailangan na din namin maganda para mapaarawan ko siya sa labas. Mula sa labas ng kwarto ko ay rinig na rinig ko ang boses ni Luna na naglalaro. Kung kaya nagligpit muna ako ng aking higaan, saka ako lumabas ng kwarto. Paglabas ko ay hinanap ko si Luna. "Luna, nasan ka? Tara na at magpapaaraw na tayo." Subalit wala akong tugon na nakuha mula sa kanya. Pumunta ako sa kwarto niya at sa sala. "Luna? Luna?" Ngunit hindi ko pa rin ito makita. Lumabas ako ng bakuran dahil inisip ko na baka nilabas siya ni Sir Louie o ni Ma'am Lisa. Subalit pagdating ko doon ay walang katao-tao sa bakuran. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko ay tumatawag sa messenger ko si Sir Louie. Pumunta daw ako ng ospital dahil may nangyari kay Luna. Pagdating ko ng ospital ay nasa labas ng emergency room si Sir Louie. "Sir, pasensya na po. Medyo natagalan yung biyahe ko. Kamusta na po si Luna?" Nakatingin lang si Sir Louie sa akin, Sir Joko, na tila ba may nangyaring hindi maganda ayon sa ekspresyon ng kanyang muka. Hanggang nagulat na lamang ako sa sinabi niya sa akin. "Janet, wala na si Luna." Ano pong wala na? Nilipat na po ba ng room? Pag alas 11 kagabi nang isugod namin siya ni Ma'am Lisa mo. Ganun na lamang ang pagtataka ko na halos hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan nang marinig ko ang sinabi ni Sir Louie. Lubos ang aking pagtataka dahil alauna ng madaling araw nang kumatok pa sa pintuan ng kwarto ko si Luna para magpakuha ng tubig. Sabay nagpabasa pa ito ng story sa akin bago ito matulog kung kaya paano nangyari. Yun ang sinabi ko kay Sir Louie. Subalit hindi ito naniwala sa akin. Na kesyo, baka daw nananaginip lamang ako, Sir Joko. Pero alam ko sa sarili ko na hindi panaginip ang lahat ng yun, Sir Joko. Yan ang salita at tanong na magpahanggang sa ngayon ay pilit ko pa ring hinahanapan ng sagot.